Kada linggo, dalawang beses bumibili at nagpapalit ng LPG si Patrick sa kanyang negosyong fishbowl. Bagamat malakas ang naging kita noong holiday, tila mabigat para sa kanyang bulsa ang dagdag na 3 piso at 45 sentimo hanggang 65 sentimo sa presyo ng LPG. Wala po talaga magawa kung tatas nila. Ganun talaga. Ang negosyante naman na si June na nagtitinda ng nilagang mais, LPG din ang gamit sa pagluluto. Sa pagtaas ng presyo ng LPG, plano nitong bawasan muna ang paggamit ng LPG. So, syempre, kailangan din po namin kitain yan. Kung, ganun, kung ano yung presyo niya, wala na kami magagawa. Sana nga bumaba pa rin. Hindi na tumaas. Ay, so, since parang umaabot ng 40 pesos po yung dagdag, masyadong malaki naman tayo. Yes po. Siyempre, parang kalating kilong nabigas na po yun. Yan na po yung pagbibili namin. Tataas pa yan, wala na kami kikitain masyado dito. Ayon sa retailer ng LPG na si Leia, ipinatupad nila ang dagdag presyo noong January 1 base na rin sa kuha nila sa kanilang mga supplier. Katapusan ng December, naka-steady pang presyo. Then January 1, nagtaas siya ng 350 per kilo. So pagtaas ng 350 times 11, bali 38 point something na ang isang tangke. Para ganun ang taas. Kasi pag nagtataas yan, hindi naman per tangke, per kilo. Oh. So ang mga gas ngayon, usually, kung nagtitinda ka ng LPG, kasi dealer kami, kung ano yung supplier certificate mo, kunya yung supplier certificate mo, Town Gas, Shine Gas, Super Kalan, tapos mga yung maliliit, dapat yun lang ang ibebenta mo. Ayon kasi sa Department of Energy, halos aabot sa 38 hanggang 40 pesos ang idinagdag ng presyo ng LPG. Sa ngayon ay pumapalo sa 950 pesos ang bawat 11 kilograms ng gas na dati ay umaabot lamang ng 750 pesos. Sa pahayag ng DOE, ang pagtaas ng presyo ay dahil sa pagtaas ng demandang LPG sa bansang South Korea, Japan at China. Dahil sa mas pinahabang winter season sa mga bansa at pagsasagawa ng maintenance shutdown ng mga producers ng LPG sa Middle East. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.